on air. At sinabi ko rin kay Mr. So pag nagtatanong siya sa akin pag-text, tinatanong ko kaagad on air. Kasi syempre baka mapagalitan ni Tita Ethel. Tanong lang ako sa inyo. Bakit ang title nyo inadapt nyo lang kayo, Karen? Pinag-usapan po yan kasi matagal na po yung pasada sa Estrenta. Mahigit 20 taon na yata yun eh. So meron na daw brand na cultivate throughout the years. So between pasada sa Estrenta at saka yung walang kakwenta-kwentang teka muna. and they wanted, I think they wanted also yung medyo the serious element to creep into the program. Kasi yung teka muna is really po tongue-in-cheek na nag-evolve na lang towards serious interviews. Pero a great part of that is really just jamming lang kami talaga ni bad people. But yung the character of Teka Muna is still, we believe, nandun pa rin po sa pasada. May sasuggest akong title. Opo. Palpida sa Peter. And ang title, the tandem or the team. Tapos may subject, to be. To be. Okay. Sige, haba na pasada sa Estrenta, Patpi Peter, the tandem to be. The tandem. Nandito nga po pala, Ma'am Ethel, si Ding Dong. Ang aming manager, si Ding Dong Marco. Ayan po. Kaya nakikinig po siya sa mga suggestions. Opo. Ngayon, nakikinig na ako. I was telling Patpi at saka sa inyo. Dahil sa inyo, marami na ako ngayon kandidato, hindi ibubo. Oo nga. yeah. We take pride na 48 out of the 63 senatorial bonds na interview po namin sa Ikaw Na Ba. So talagang pagmamalaki namin na mas marami kami na interview sa GMA, sa ANC, pati sa ABS po. Ang DZM po ang pinakamarami na interview po ng mga senador. Easy. Sakwa! Ba, hindi totoo po kasi maaga kami nagsimula doon sa Ikaw Na Ba, the DZMM Senatorial Candidates Interview. At napag-git ko kay Ma'am Ethel dahil nagkita kami sa elevator na yun nga yung kung minsan dahil sa dami ng tanong natin, kasama si Anthony at saka si Jerry, mararamdaman mo kung hindi mo man maririnig, mararamdaman mo kung sino talaga yung gustong magsilbi at yung gusto lang talagang maging senador. Sino yun? Big three. Yung pong list ay ilalabas namin next week. Sa ibang press con po yan. I-event lang po na. Totoo. May mga feedback din kayo na natatanggap doon para rin sa atin. May mga ibuboto si natin din na ibuboto. Oo, marami po nagsabi. Kasi maraming nagtataka na maraming hindi kilala na parang nanghihinayan rin na sayang na parang alam nila na although maganda yung hangarin pero dahil siguro sa kakulangan ng pera mahirap na makalusot sa 12 lang na pipiliin. My last question. Apo. Na I don't know kung sino pwede magtanong. Bakit nauso ang party list? Ano po yan kasi this matagal na po ito eh pero ito nga yung lagi namin pinag-uusapan ni Papi na we call it the bastardization of the party list system. Kasi noble po yung intention eh, na yung mga list represented in Congress na mga grupo, halimbawa magsasaka, di ba? Magkaroon ng special representative sa Kongreso para maisaboses yung mga hinahing problema ng mga magsasaka, halimbawa. Yung mga marginalized sector, hindi po ganun ang nangyari. Ginagamit nilang stepping stone. Opo, di ba? How can you represent a security guard? You're not even a security guard. You're a billionaire. Me, my take on that. Sabi ko, kung ang COMELEC, binavalidate nila yung mga kandidato, nuisance candidates. Sabi ko, dapat, pati yung party list, they should also vet them and also come out with very stringent criteria para talagang pwedeng masabi rin kung nuisance party list rin sila. Kung alam mong, kaya nga, kasi ang party list hindi eh. Parang yung mga party list, hindi sila masyadong strict eh pagdating sa pag-vet ng kanilang advocacies. Ako meron akong neighbor, ang yaman-yaman na party list. Ako nga sa'yo.
Sige, later na lang. Okay. Our next question will come from Professor Nestor Quartero of Tempo and the Manila Polity. Do you, as radio anchors, do you take sides when you interview? As much as possible. Is it all right to take sides? To us being commentators, I think it's inevitable po na somehow our colors will show. It's like ano po eh, kung kayo eh nagsusulat sa broadsheet or tabloid, you take a certain position. But it doesn't mean you will impose your position. So, minsan, madalas nga po, magkaiba kami ng posisyon, pero hindi dapat lumabas na ang pagtatanong mo dahil meron ka ng posisyon na pinoprotektahan. As much as possible, we try to make sure na neutral ang mga tanong, but these are hard questions. And you cannot prejudge, you cannot be as seen as somebody who's towards the left or towards the right, di po ba? Or you're anti-Duterte or pro-Duterte. Somehow, if you're listening to us every day, I think you'll know na, medyo kumikiling dito. Pero it's part of what passion is for the work that we do. Does that answer your question, sir? Me, I'm not very, siguro nga, para like Peter also, no? As much as possible, syempre, para I try to be as neutral as possible. And I don't try to show whether, pero minsan, I find myself also, kunyari, unbelievable, you say, parang minsan papa, ha? Talaga? Napapaganon ako, di ba? Kitang-kita yun. Oo, kitang-kita. So, minsan talaga, pag unexpected yung ano, it's also spontaneous. I also cannot hide also my feelings. Pero, ayun, but as much as possible, I try to be as neutral as I can, especially if the topic is very sensitive. And if it's a very divisive subject, I try to be as impartial as I can. Can I add something lang? Ano? Tama po yung sinasabi niya. Dito po kasi sa ano natin ngayon, what we have is a very polarized ano eh, Philippines. Para pong napaka plastic na you're always in the middle. Yes. You need, we have so many problems already. You need to say what's on your mind. But at the same time, also observe that you are interviewing. You can commentate later on, okay po yun. Pero when you're interviewing, dapat hanggat maaari, you're neutral, and even if you're asking very difficult questions, you stay in the middle. Di ba ang hirap? Ang hirap to stay in the middle in this day and age. Yes po. It is very hard. And it's, like I said, kapag tapos ng interview, maybe we can say, halata-halata naman, di ba? Yung kumisan, it's so obvious, you don't even have to point it out anymore. At ito po yung, again, a lesson that we learned from the, ikaw na ba, the senatorial candidates interview. Dahil alam naman po na, nabubuhol lang tayo eh. Di po ba? So, but there's an elegant way of, you know, putting it na hindi naman mapapahiya yung ini-interview. You don't go that far naman na parang may embarrass mo yung ini-interview mo, diba? Wala naman kayo ganung record. Ako wala, ewan po kay Peter. kapag ipit na po, diba? Sabi nga, don't kick a man when he's down already. Okay na po yun. And we'd like to think na yung mga na nanonood at nakikinig sa amin, ramdam na nila kung wala na, okay na, tapos na ang boxing kasi based on it. So okay lang sa inyo that people, that audiences, have a preconceived notion of who you stand for, what you stand for, who you are, etc. I would like to think na wala pa naman yata kami yung preconceived. I don't think when we interview people, they already have a preconceived notion if we are for them. No, or based on what they hear from you every day, makaka-form ka ng opinion eh. Kung ano ang so stand, far, kung nasaan ka eh. So far, the feedback that we get is that they say we're fair. We're not antagonizing. They can say their piece without us being very combative or confrontational. So far, nakukuha naman namin yung mga nag
gusto namin i-guess kasi sabi naman nila impartial kami at saka fair kami at ano naman kami parang we make it like we're not combative na eh. Hindi kami yung paalaway so kaya na I think. Gano'ng katagal na kayo together sa Pasado? Pasada, this is our fourth month. A fourth month? Pero sa kita muna, we were together 5 years na. Okay. Maka 5 years, 2013. June 1, 2013 was our first episode of Teka Muna. Tandang-tanda. O kasi first day of June, ako rin, di ba? Oh, madaling maalala. Anniversary namin ni Peter yun. Mas marami na tayong anniversary together. Mas marami na tayong anniversary, di ba Tita Ethel, kesa sa mga asawa ko. Combined. Lagi ko sinasabi. Ano kasi yung nakaisip na i-team up? Yung sa Teka Muna? No, yes. Or sa Pasan? Pasan muna po. Oo, yan. Si Peter ang may alam. Love team ninyo. Opo, kasi si Miss Charo Santos noon, wanted a tongue-in-cheek program na dapat sana ako at saka another executive of ABS-CBN. But then, at that time, bawal po kasi yung your executive and your on-air personality at the same time. So, ako naman, I just retired then. So, pwede ako, pero hindi na ako nasama yung isa. And then, sabi, it was Mara Fader who said, why not Pat B? But she's not retired. You're not. No, but yeah, they made an exemption. She's not an executive either. So, ano po yun? To be more exact, yung mga membro po ng ExCom ng ABS-CBN at that time, we, of course, they don't want the executives to be perceived as pro ganito or pro ganyan, you know. That's my blessing na hindi na ako kaparte ng ESCO. Before you go on radio, nag-aano kayo? Nag-discuss muna kayo what happened to we have a Viber group, Panay Ethel. So every morning, I put in my inputs kung ano gusto kong sana matakel sa hapon. Araw-araw. And then Peter will also put his inputs. And then our EP will also put his inputs. And then our researcher will come back to us and tell us, ito po yung mga confirm dun sa mga in-input ninyo. Tapos ayun. So, we go, I go an hour before. So, 3:30, nandun na po ako sa makeup room to get myself ready and also to read whatever research materials has been prepared. Tapos Peter follows mga 4 o'clock. Tapos, ayun, nag-discuss na kami yung intro, kung paano na yung flow. Tapos tinatanong namin, sino unang may interview, sino yung second, sino yung third. Tapos ayun, ganun kami nag-ano. That's how we plan for the day. Ito ngayon.